tayo po. Ayan. Ayan, ito. Hero, bago rin kayo nagkatrabaho ni Christian, naririnig mo na daw yung pangalan niya. Oo, sobrang matunog ang pangalan nito noon. Kasi nga, nagpipelikula na siya before. Meron lang moment na parang may isang award-giving body na nominate kami pareho. Sabi ko, sino kaya to? Kasi karamihan doon, kilala kong artista. Although hindi naman kami nanalo doon. Na-surprise lang ako talaga nung nakita ko siya sa story ko ng halik. So sabi ko, siya pala yun. Ba't ka nandito? Bakit? Ayaw niya. So simula noon talaga naging malapit na kayo magkaibigan? Opo, doon lang sa serye lang mismo. Kasi ako, tahimik akong tao. Hindi ako talaga nagsasalita. Siya rin ganun eh. Mm-hmm. Kumbaga, nung tumagal lang talaga yung taping, siguro mga kalagitnaan, doon lang talaga kami naging magkaibigan. Kasi nagkasama kayo sa isang tent, so nagkaroon ng chance na magkausap kayo. Actually, hindi ako yung ka-tent niya, si Echo yung ka-tent niya. si Echo, kasi lagi niya akong, sabi mo kay Christian, gusto ko siyang kasama sa tent. Inihiya ako kay Jericho. So, kapag wala siya, lumalabas ako, lumilipat ako sa tent nila ni Chai. Ayun, so, kami tatlo yung naging So, palitan ng tent. So, kami tatlo talaga nila Chai yung magkakasama sa tent. So, doon nag-start yung bonding. Usap-usap, ganyan. Alam mo, mahirap kasi yung ganyan kung paano mo mababreak yung silence, diba? Oo. Lalo na yung mga, may mga artista kasi na nakakapag-acting tayo pag nasa harap na ng camera, pero pag tayo lang, tahimik tayo lang. May maraming mga ganun na artista talaga. Yung parang, definitely hindi tayo yun. Imposibleng maging tayo yun. Pero si Marcia Jules, minsan din may mga ganun ka, mahihain din to si Marcia Jules. Hindi, tsaka minsan nagko-concentrate kasi sa gagawin mong eksena eh. So hindi ka muna nangangausap. Sa mga script. Ay, hindi kami ganun. Talaga ba? Walang mga script. Mapilis kami. Iba-iba lang yung personality namin. Dati kasi kaming lizard. Hoy! Parang ibang ganun. Sinali ko yung sarili ko. Sige. So ito naman, Hero. Sa taping niyo daw dati, laging may dalang pagkain si Christian. Meron niyang baong malaking parang picnic box niya yun eh. Ang baon niyan simula sa pool hanggang matapos halik spaghetti. Ay, spaghetti lagi. Parang birthday mo lagi. Para akong bata, mahilig ako sa spaghetti, sa cake, sa chicken. Ayan. Oo, gusto ko lagi children's party. Oh, kulang na lang lobo. Sino nagluluto ng spaghetti? Ikaw na rin. Yung PA ko, sobrang sarap niya magluto ng spaghetti. Yun. Si Ate Mara. Pwede pang matapusin naman natin si Ma'am Shika. Huwag natin mag-usap ng spaghetti kasi yung isa dyan napapalunok. Sinabi ko na mapatikim na lang. Patikim na lang natin. Kasi ka nang sabi, next time daw magdala ka dito. Pero, pwedeng sila naman. Okay. Pero, kay Hero, kasi kahit tapos na yung serye nyo, hindi pa rin daw, hindi natapos yung friendship nyo. So, nagkukumusahan pa rin kayo ni Christian. Yes. From nakalabas na ba kayo after ng serye? Bonding? After halik, parang wala pa yata. Wala pa. Kasi siya, after halik, nagdire-diretso siya. Panty sisters ka. Panty sisters. Kailan lang din natapos. So, wala pa rin time na magkita-kita kami ulit. May one time lang nagkasama kami ni Liam, no? Sa isang show. So, yun lang. Parang yun lang talaga yung bonding namin talaga. After halik. Pero more on Christian talaga. Siya yung minsan biglang mangmusta, magte-text, tumatawag yan. Yan, makikibalita. Ano na yung ginagawa ko, ganyan. Ayun. Garon talaga ang brotherhood nyo talaga. Tapos minsan daw, Hero, pagka uwian na, sino ang sumasabay kanino? Ikaw sumasabay kay Christian? Madalas ako. Okay. Ako. Kasi may time yung sasakyan ko, wala, sira. Okay. So sumasabay ako sa service. So may sasakyan sila. Pag uwi na, instead na makasabay ako sa service pa uwi, siya na yung nagyaya. So, dito na kayo sumabay para kwentuhan pa rin. Para masaya. Para masaya. Para extended yung saya hanggang pag-uwi. Uwi, ganyan talaga tayo ba? No? Makipapos eh. Ituloy natin sa kuan after taping, magbanding tayo. Minsan kasi bitin eh, pag simula ng araw mo sa tent, kalagitnaan pa lang yan, tataas yung energy. So, bitin, kaya dapat tuloy natin hanggang makauwi. Minsan hanggang gabi pa yung energy. Minsan hanggang gabi. So, ito tuloy talaga. Pero, may yes? Chambe, may sasabihin ka? Wala, hindi pa. Ito, Christian, bilang mag-isa ka lang dito sa tinutuluyan mo dito sa Maynila, paano ka naman nakahanap ng kapatid kay Hero? Dahil nga,
bago pa ako dito sa industry, ang dami kong mga hindi alam, ang dami kong mga gusto pang malaman, ang dami kong mga tanong about nakalakaran, about the industry. Oo, sistema. Bilang ito, pa-Jurassic na ako sa industry. Grabe naman. Pero mas matanda ako sa loob. sa kanya ako nanghihingi ng mga advices. Bakit ganito? Ba't ganito yung pakiramdam ng ganito? Tapos bilang siya na pagdaanan niya na, nai-explain niya sa akin ng maayos. Ah, normal lang yan. Talagang napagdadaanan yung mga ganun. Ayun. May natutunan ka ba? Oo naman. As a hero, paano mo na nakitaan ng bilang kapatid si Christian or family? Siguro sa pinagdaanan niya. Kasi naikwento na siya sa amin dun sa tent, yung step by step na naging proseso niya, paano siya naging isang aktor. From dun sa, siya mismo yung nagsisikap para makapag-ipon siya para sa workshop. Kasi gusto niya talagang umarte. So sabi ko, parang ganito rin ako dati. Although hindi ako yung talaga nagtrabaho para makapag-workshop. Kasi nakapag-workshop ako through SEQ, yung contest. Sa kanya, sobrang humanga ako talaga. So sabi ko, parang nakaka-relate ako dito. So parang tingin ko sa kanya, parang ako na parang kapatid ko siya. So blessed talaga tayo kapag nakahanap tayo ng kaibigan dito sa industriya natin, no? So ganun sobra. Kayo. Blessed kayo sa isa't isa. Sobra, sobra. Nag-share ba kayo ng same interest? Halimbawa, ano ba yung mga hilig nyo gawin? Kasi ikaw, Hero, di ba may mga paintings ka na maliliit? Art ako. Oo. Mm-hmm. Ikaw ba, Christian? Nagdo-drawing ako pero hindi siya yung number one dun sa mga gusto kong gawin. Pero napapag-usapan niyo. Napag-uusapan namin. Ito kasi kapag kunyari sa tent walang ginagawa. Kami ni Chay yung laging nag-uusap kasi parehas kami Bisaya ni Chay. Oh, hindi ko sila naiintindihan. Hindi niya kami naiintindihan. Tapos siya tahimik lang may ginagawa. Drawing lang ako. Tapos pagkatapos namin mag-uusap, na-drawing na kami ni Chay. Mm-hmm. Oo. Kinaka-recapture ko na lang sila. Pero minsan yung common nga kahit di siya ganong kahilig sa arts, yung kapatid niya kasi ang artist din. So, tumatawid. Kwentuhan. Ay, nako. Regalo talaga mga kaibigan sa atin. Totoo kapag yan. Nakahanap tayo ng mga kaibigan sa kahit anong trabaho natin, regalo talaga sila. Okay. I love it. It's inspiration. So, you have to grab it. Yes. You have to grab it.